Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Ating itaas sa Panginoong Diyos sa pamagitan ng Banal na Eukaristiya at sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio ang mga biyayang ating hinihiling ngayon. Lalong higit kagalingan sa mga may maraming karamdaman. At upang tayo'y maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala na ang iyong anak para sa amin na buhay talaga, kami nawa ay maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagat siya ang tagapamagitan, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa mga pinakapunong sasordote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan ni roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit, anupat nasubasob siya. At naritig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang inyong inuusig," tugon sa kanya. "Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya makakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain, "Ananias,
Ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye matuwid, sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo, sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Pumaraon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang itiisin alang-alang sa akin. Pumasok nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ika'y papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siya, tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sino mang kumakain sa katawang aking hain ay nananasan sa akin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudiyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman,
ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain iyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Palakpakan natin purihin ang ating dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Mainit ang panahon, pero tayo'y narito pa rin sama-sama, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ganun din, tayo humihiling ng tulong at panalangin sa isang dakilang banal, Santo Padre Pio. Palakpakan natin ang ating minamahal na Santo Padre Pio. At nawa ang inyong mga baon-baon ngayon na mga personal na hinihiling sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio, naway baunin ninyo ang biyaya at pagpapala pag-uwi. Naway makamtan ninyo ang lahat ng iyan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, ang pagbasa natin ngayon halos nakatuon doon sa kabilang buhay, no? Yung magiging buhay natin, no? Doon sa kabila. At paano natin ito kakamtin? Sabi ni Jesus, ang sinumang kumain at uminom ng aking dugo at kumain ng aking laman ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Eternal life, no? Sa madaling sabi, pag tayo'y nangungumunyon sa banal na misa, no? Ang biyaya niya sa atin, buhay na walang hanggan. Kaya, kung inyong titingnan ang naging buhay ni Saulo, no? Tayo pala, ano? Tayo din, ano? Kaya natin kamtin ang buhay na walang hanggan. Tulad ng naging karanasan ni Saulo sa unang pagbasa. Sino ga si Saulo? Yan ang magiging si San Pablo. Biruin nyo yan, ha? Si Saulo ay say matapat na Hudiyo, matapat na Griego, no? Matapat na Romano, ano? Kaya siya'y masunurin sa batas. At para sa kanya, ang sino mang naniniwala kay Jesus na muling nabuhay, para sa kanya, dapat patayin, dapat parusahan. Sapagkat siya'y isang Hudiyo, siya'y naniniwala sa isang Diyos ng Israel. Hindi siya naniniwala kay Jesus. Lalo higit, siya'y may background din ng pagiging Romano at Griego. Hindi siya naniniwala. Kaya siya'y tapat sa kanyang pananampalataya. Kaya pagka ikaw ay isang Kristiyano nung kanilang kapanahunan, inuusig niya, no? Pinapatay. Pero yung tagpo, napapunta siyang Damasco para bahay-bahayin ang mga tao at usigin ang lahat ng naniniwala kay Jesus, sinalubong siya ng isang nakasisilaw na liwanag sa daan. No? At yun ang nagpabago sa kanya. Yung isang liwanag na nagpabagsak sa kanya at nagpabulag sa kanya. No? Nakasisilaw na liwanag. Sino yan? Si Jesus. No? At doon, nung siya bumagsak mula sa nakasisilaw na liwanag na ito, doon nagsimula ang kanyang buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, kung inyong titingnan ang inyong buhay ngayon at inyong pagninilayan sa haba na natinakbo ng inyong buhay, ano yung parang liwanag na nakasisilaw na nagpabagsak sa iyo para magbalik loob ka sa Diyos? No? Si Saulo, 3 araw na bulag. At kailangan pa niya si Ananias
na nagturo sa kanya, ano, at nagpagaling sa kanya para siya'y muling makakita. At doon nagsimula ang kanyang buhay. At nung siya'y nagbagong buhay, kaya ang tawag niya'y conversion of St. Paul, doon nagsimula ang hirap naman ng takbo ng kanyang buhay. No? Sapagat siya na ay isang ganap na Kristiyano. Nakasama na niya sina San Pedro, ano, ang mga alagad. Bagamat si Saulo, wala siyang personal na kontak kay Jesus, ni katulad ni na San Pedro na alagad na kasakasama. Si Saulo o San Pablo ay sa pamagitan lang ng isang pangitain. Pero nung siya'y nag-mission na, dahil nga siya'y nagbago na, diyan na nag-iba ang takbo ng buhay. Iba na ang kanyang buhay. Sapagkat ang kanyang nilalakaran na ay buhay papunta sa buhay na walang hanggan. Mahirap. Diyan na nagsimula ang kanyang struggle. Diyan na nagsimula na siya naman ang inuusig at diyan ang nagsimula na siya naman ang papatayin. Kaya mga minamahal na mga kapatid, no? Kapag tayo'y dumating na sa punto na tayo'y nagbabalik loob na sa Diyos dahil tayo'y nakatagpo ng isang ilaw na nakaliliwanag at nagpasubasob sa atin, minsan, ano gayang mga liwanag na nagpapabagsak sa atin, no? Para lang sabihin sa iyo, ito ang buhay na tahakin mo, ito'y papunta sa buhay na walang hanggan. Papunta ito sa Diyos. Kaya pinipigil ka ng Diyos sa iyong nilalakarang buhay ngayon. At minsan, ang pamaraan ng Diyos para tayo pigilin, minsan mahirap. Si Ananias, si Saulo, nabulag. Tatlong araw na nabulag. Tayo kaya, anong nangyari sa atin nung tayo nakasalubong ng liwanag na ito? O marahil, sa panahon ngayon, hindi pa natin nasasalubong ang liwanag na ito. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ngayon pa man sa ating buhay, ang tahakin na natin ay buhay papunta sa Diyos. Ang buhay na walang hanggan. No? Sapagkat baka nga dumating ang punto, tayo'y salubungin ni Jesus. Ay si Jesus ay isang liwanag na nakakasilaw at baka siya ang magbabagsak sa atin sapagkat tayo aakayin niya papunta sa Kanya. Lagi kong inuulit, masakit yan. Mahirap yan. Yan na yung mga panahong luluha ka na. Yan na yung mga panahong sisimba ka na. Yan na yung mga panahong gusto mo nang pumunta sa simbahan, ikaw lamang. No? Kaya mga minamahal ng mga kapatid, ano? Sabi ni Jesus, no? Ang sino man na nanalig sa akin, uminom ng aking dugo, kumain ng aking laman, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang Eucharistia. Kaya tayo lahat, laging dinadala ng Diyos, lagi tinatawag lagi tayo ng Diyos, maniwala tayo kay Jesus, lagi tayong sumimba, mangumunyon, sapagkat ang biyaya niyan, hindi lamang dito sa lupang ibabaw, hanggang doon sa kabilang buhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aleluya, aleluya.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat, naghahaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalusalo ang lahat sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya, kaisa ng mga anghel, narigisi-awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, sana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayo lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at tugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Papatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ibahin tulad sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at pagang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumunuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggang. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan. Inatitinyalay buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggang. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio taga Pietrelcina, monheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya.
Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa Pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyo ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, Pio, sa panguna ng ating Ministry on Social Services, may libreng laser tuli na gaganapin sa Divine Mercy Hall sa April 27, 2024 sa ganap na 7 ng umaga hanggang 2 ng hapon para sa unang 100 mga binatilyong Tomasino na walang kakayahang makapagpa-ospital mula edad 5 hanggang 16 na taong gulang. Maaari kayong magpalista sa opisina ng Pambansang Dambana o makipag-ugnayan sa mga detalyeng nasa screen hanggang April 23 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, mga langis na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, namapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una,
ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, di ngari at